They, PJ Abellana, nagsalita na tungkol sa issue ni na Carla Abellana at Tom Rodriguez. Tahimik man si na Carla Abellana at Tom Rodriguez tungkol sa estado ng kanilang relasyon, may mga naikwento ang ama ni Carla na si Ray PJ Abellana tungkol sa mga di umano'y issue ng infidelity at hiwalayan. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Matagal-tagal nang naging usapan ang hiwalayan ng celebrity couple na si na Carla Abellana at Tom Rodriguez. Mahigit 7 taon nang magkarelasyon ang dalawa bago sila nagpakasal noong October 23, 2021 sa Batangas. Ngunit ilang buwan pa lang matapos ang kasal ay umikot na ang espekulasyong nagkakalabuan sila dahil na rin sa kanilang pag-unfollow sa mga social media accounts ng isa't isa. Pagamat nag-follow naman silang muli ay hindi maiwasang punahin ng mga followers nila ang mga cryptic posts sa kanilang mga accounts. Napansin din ang ilang sumusuporta sa kanila na hindi suot ni Carla ang wedding ring niya sa kanyang vlog early February. Sa kabila nito, pansin din na noong Feb 11 ay nag-comment si Tom ng I love you sa IG post ni Carla at kapwa nila binati ang kanilang alagang aso noong katawan nito. May spekulasyon na may third party daw kaya nagkagulo ang dalawa na dawit ang pangalan ng ilang aktres kasali na ang beauty queen actress na si Kelly Day. Agad naman itong pinabulaanan ang pagiging sangkot sa issue. Before things get too out of hand, I'd like to clarify that I have no knowledge of / involvement with the controversy, the in ni Kelly. I don't know how or why my name has become linked. I'm surprised too. But what I do know is these accusations about me are false. Kapwa tahimik sina Tom at Carla sa kasalukuyang estado ng kanilang pagsasama pero nagsalita na ang ama ni Carla na si Ray PJ Abellana. Aminado siya na pati siya ay nagulat nang makarating sa kanya ang balita. Partikular na isa akong magulang. Siyempre malaking gulat sa akin yun. Agad na minessage ko ang anak ko si Carla. Pinilit kong alamin kaagad kung bakit ito nakarating na sa akin. Kwento ni PJ sa interview niya kay Christy Fermin. Dahil bahagi rin ng industriya, minabuti na niyang tanungin mismo ang anak bago pa man maniwala sa anumang chismis. Sabi ko, may lumalabas na issue tungkol sa inyong mag-asawa. Gusto kong alamin, sabi ko, kung ito ay issue lang ba ito ng showbiz, may laman ba to o wala, dagdag niya. Hindi raw agad dumesponde si Carla kaya't kinutuban na siya na baka may katotohanan nga ang narinig. Nung unang minessage ko ang anak ko, hindi agad nagreply. Alam nyo, dun pa lang na hindi agad nakapagreply yung anak ko si Carla e pumasok sa isipan ko na may laman yung issue na to tungkol sa kanila, pagbabahagi ni PJ. Nang sumagot ang anak, pinatotohanan niya na nagkakalabuan sila ni Tom ngunit wala raw itong ibinigay na detalye. After few days, nagreply na po si Carla sa akin. Ganito ang pagkakasabi ng anak ko sa akin. Tom and I are not okay. Anyway, Papa, we would like people to give us the respect sa laysay ni PJ. Bagamat hindi naman pinalalim pa ni PJ ang explanation, nabanggit nito na may naganap daw na di umano'y infidelity sa bahagi ni Tom. Sinikap daw ni PJ na intindihin ang manugang. Honestly speaking, hindi po natin mako-consider na third party kasi po ang pangyayari one night stand eh. So hindi po natin yun kino-consider na third party, aniya. Inaamin ko na yan bilang lalaki ako. Ako, way back, nangyayari din po yan sa akin. Medyo normal po yan sa buhay ng mga lalaki. Kaya naiintindihan ko po yan, dagdag pa niya. Wala rin daw katotohanan ang mga spekulasyon na bakla si Tom. I don't think so. Hindi ko po nakikita yan at hindi ko pinaniniwalaan yan. Bilang paggalang sa hiling ng anak, minarapat ni PJ na bigyan ng oras ang mag-asawa. Diin nito, hindi niya sinasabing magkahiwalay na ang dalawa at hiniling rin niya na bigyan sila ng espasyo para pribadong ayusin ang anumang issue nila. Hindi ko po sinasabi na hiwalay na ang anak ko sa kanilang pag-aasawa. Hindi ko sinasabi na hiwalay na ang dalawa, paglilinaw ni PJ. Ang point ko rito, kung ano man ang problema nilang mag-asawa ay sinesettle nila nang sila lang para maayos ito. Dahil hindi sila lulugal sa pagpapakasal para lang maghiwalay. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.